and the staff of his shoulder, the rod of his oppressor, as in the day of Midian. For every battle of the warrior is with confused noise, and garments rolled in blood, but this shall be with burning and fuel of fire. Unto us a child is born. Sige, masabay-sabay tayo dalawang verse. Ready, go. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. Upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, forth and forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong salita. We pray na patuloy namin sa buong paisahe, Panginoon. Busbusin niyo po kami ng malalang espiritu, Lord, at talinuhan, Panginoon, at malinis na puso, Lord, at tanggapin ang iyong salita, Lord, at ang aral dito. I pray na bawat isa, Lord, i-apply ang matutunan namin dito, Lord, as much as we can. May magpapasalamat sa inyo, Lord, at paggalang. Alam po, Lord, naging kayo manguna sa amin, manwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Hindi pala ako naka-online. Iyon, nagpaso pa na. Okay, good evening po. So tuloy po tayo sa ating Isaiah series, no? So, sino nakakalala ng ating mga titles sa una? Reason with God, and then Restore the Judges, wherein is man to be accounted of? There's chapter 3, Jerusalem is ruined, mark of a fallen state. Then for them that are escape of Israel, burning anger over the favor that's gone wild. Lo, disattach thy lips. And then the Lord himself shall give you a sign. Believe it. And then last week, among my disciples. So this time po ay medyo positive. Medyo parang theology tayo ngayon. Kasi ito po yung sikat ng mga verses dito sa 6 and 7. And then sa chapter, yung verse 2 rin po ay kinoto sa New Testament. No? So, umpisa natin. So, ano yung... Pag-umpisa natin dito, nevertheless agad eh. So, medyo pinagpatuloy yan sa, ano na, sa last chapter. No? So, again, yung mga original, ano po dyan, wala naman chapter. No? Nilagyan lang ng subdivision yan. Pero actually, tama lang yung mga... Maganda nga po yung mga division na yan eh. Okay, so balikan natin ano yung dimness na pinag-uusapan. Sa chapter 8, meron po dito yung negative na mangyayari sa mga unbelieving Jews, no? Tsaka sa mga false teacher, yan. Yan po yung katatapos lang. So, ang pinaka context po kasi talaga ng Isaiah, sa Jerusalem po yan, mga Jews, no? So, pero nasama, of course, yung Israel, kasi yung kanilang daughter kingdom. Pero, nakafocus yan kasi nga, southern kingdom yan si Isaiah, no? So, siya nakafocus. So, sino yung mga paparusahan? Of course, yung mga hindi nakikinig sa Diyos. Yung rebelde, mga hindi naniniwala. Ayan. So, basta, wala, naalala nyo yung last time dito, yung it is because there is no light in them. Yan. Actually, pagpapatuloy po natin yung tema na yan. So, yan, ngayon, last week po, among my disciples kasi po, hindi lahat disipulo talaga. Okay? Sabihin, kahit sa church po, no, pag ako, naalala ko rin kayo na tinitingnan ko ng mga status nyo ba. Panalangin ko kayo, ano bang, ano nyo, siyempre, hindi naman tayo bago dyan. So, kaya naalala ko lang lagi sa amin, ganun talaga. Yung mga hindi rin lumalago, nakalungkot. Iba naman, mabagal ang paglago. Iba talagang hindi na, lalo sa Bible. Kaya nga dito, lahat ng halos ginagawa na natin. Parang hindi mangyari sa inyo. Kung tumanda kayo na hindi man lang, ano, para tayong CCF na lang, hindi tayo dapat ganun.
Malaki pagkakaiba natin doon. Among Baptist and then, lalo pa tayo. Okay, so sana hindi tayo ganun. Anyway, yan, so di lahat ng tao nagiging disciple na totoo. So, nabalik nga po yung mga curse sa pinag-usapan natin bandang huli last week. Sa mga hindi man lang palataya at even yung mga talagang mga parang Judas eh. Okay. So, balik tayo dito. Kaya sabi dito, yung nevertheless the dimness. So, binabalik nga ngayon yung dimness dito rin. No? Darkness, dimness. Ibig sabihin, malabo, madilim. Okay? So, yan po. Obviously, spiritual po yan. Okay? So, again nga, kaya nung panahon nila, paulit-ulit po ito ako ng utak ko talaga yun sa kasi mga current events. Lagi kumapasa sa isip ko yung kasi inaaral yan. Ang salita ng Diyos, pati history, then current events. Yung China po talagang ano eh. Pwede nilalarawan niya po. Parang siya yung pang-counter sa US. Na US po kasi kahit paano nung unang panahon, ano po yan, godly nation. To some degree ha. As in, kaya nga tayo po. Hindi nyo pa alam, natulungan po tayo ng US. Walang duda dun. May time na hindi nyo mabasa kasi sa textbook nyo, di ba? Yan ang, ano eh, sa school nyo, wala namang ganyan eh. May mabasa ang Kristiyano dyan, Katoliko, ganyan. Kaya, sabi nga nila, yung history daw is written by the victors. And still, may mga traces yan, makikita mo yung mga. So anyway, so yung after World War II po, yan, nag-uudahan na po yan. Yung pagpo-project po ng mga ng power ng mga malalakas na bansa, hindi nila matatanggi tayo rin, yun. So, doon sila nag-start ng maraming missionary po sa Pilipinas din. After World War I and II, especially II. So kaya, tatanong din ako dati, ba't yung Japan tinutulungan tayo? Yung tanong ko dati, ni-research mo yan, yung pala, yun nga. Natulungan din sila, and therefore, alam nila yung mga major power, ganun yan eh. Nag-project yan ng power, hindi lang power ng tinatawag nilang, ano, alam mo tayong term, basta yung ano sila, tumutulong sila. Dapat ganun sila, para ma-influence sila ibang bansa. Okay, so pati sinabi yung, kasi nga, na-relate ko po dito eh, yung mga dark forces ba, andyan pa rin. Ibig sabihin, kumikilos po yan, naglalaban pa rin yan. Okay? Even sa secular world. But especially sa atin po, sa among churches, patuloy yan, yung gera na yan. So, nasabi ko lang yan, tuloy natin to. So, yan. So, dito nga, dimness. So, kasi parang pag tinapos mo lang sa chapter na to, negative talaga. Pero sa pagpaling mo lang chapter 9, may pag-asa. Okay? Kaya umpisa na natin, ha? Kalimutan mo ba? Wala na. Okay. Nevertheless, the dimness, yung tinasabi kanina ng dimness, shall not be such as was in her vexations. Yun yung her. Israel, oh. Yung, hindi, yung, actually, yung dimness. Ha, tama, yung Israel na pinusahan ng mga Jews. When at first, when at the first, he lightly afflicted the land. Sino he? Sino ba nagpaparusa dito sa context ng Diyos, di ba? The land of Zebulun and the land of Naphtali, or Naphtali, afterward did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan in Galilee of the nation. So ito yung medyo kapit lang kayo. Papaliwanag natin ito dito, mayroon pintindihin. At yun, banggitin ko na lang din. Kaya nagkakaloko-loko po yung interpretation ng ibang mga theologian. Kasi nga, kung saan-saan tumitingin na commentary, hindi po mahirap interpret to kasi nga, na in-interpret po sa Matthew 4. No, mamaya, pupuntahan natin yun. So, kaya sabi dito, anong magkakaintindihan doon? Nevertheless, the dimness shall not be such as was in her vexation. Ibig sabihin, may kadiliman, pero hindi katulad nung panahon na siya ay sinabing vex ay isa yun sa mga parang inaasar or natatrouble eh. So, obviously, yun yung panahon na pinakusahan sila. So, okay. When at the first, he lightly afflicted the land of Zebulun and the land of Naphtali. So, kung familiar kayo sa mapa, yung Zebulun and Naphtali medyo magkatabi yan. Obviously, nasa 10 tribes siya, sa taas. Okay?
Okay, bigyan ko ulit yung context ha. Sinong naunang nasakop? So, de, bago kay after ng Solomon, naghati yung kingdom. Ano yung nasa taas? Anong tawag sa Israel, no? Pero sa dito po sa Isaiah, Jeremiah, madalas inaan yung Ephraim eh. Kasi nga siya yung pinakamalakas dun. Samaria nasa Ephraim niya, no? So, pero yun, Israel ang tawag dun. Another tribes doon, ito nga Naphtali tsaka Zebulun. Ibig sabihin po kasi ganun yung nangyari dyan. So after nila mahati, so naglaban-laban niya, di ba? Yung Judah, yung Israel. Nagkakampihan sila last week, di ba? Yung Syria. And then, ang unang masasakop nga pa Israel, and then sila ay may exile na. So maubo sila basically. Kakaiwala sila. Hindi na ulit magbabalik yun. May mga natira lang sa baba, mga tribe of ibang mga tribe na bumaba sa panahon ni Hezekiah, marami yun. Okay? So yung tinutukoy dito, ano yung, kaya yung tanong, ano yung tinutukoy dito na yung Naphtali tsaka Zebulun ay afflicted? So ito po ay yung physical po muna, yung nangyari dito. Yun nga, yung Israel ay nasakop ng ano? Ano nakasakop sa kanila? Yung talagang inubo sila. Assyria, yan. Pero before yun, yan, Syria, ginagano'n sila yan eh. Ginevex nga, ibig sabihin. Inaasar-asar, parang China, ginagawa sa atin. Yan. Pero hindi, wala pa yan. Actually, wala pa yan. Sila, as in, may time na sasakupin sila, may matitira, babalik doon kasi hindi sila tutuluyan, yan. So, pero bandang huli, tinuluyan na sila. So, ayun po yung nangyari doon. Pero ito na, papasok tayo doon sa, kasi ito po, ito yung na-quote sa, ay, sa Matthew. Ano ko ba hahatiin to? Pwede hatiin to, no? Hindi. Tingnan nyo na lang sa Bible nyo. May Bible ba kayo? Labas nyo. Labas nyo yung Bible nyo. Lagay nyo sa Matthew. Matthew 4. Wala na tayo, dual screen dito. Ay, gamitin niyo yung Bible niyo, okay? Nasabi sa Matthew 4, of course, nasagat sa Matthew 4 yung temptation of Christ. No? Pero after nun, sa verse 12, of course, sabi dyan, na when Jesus had heard that John was cast into prison, he departed Galilee, and leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is upon the sea coast, in the borders of Zebulun and Naphtalim. Familiar? Diba? So, yun yun, no? So, dun yun, sa Galilee. So, dun po yung Zebulun tsaka Naphtali. So, paibasa ko po sa 14. 14, 15, 16. Ready, go. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtalim, by the way of the sea, beyond Jordan, Galilee of the Gentiles, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region in the shadow of death, light is sprung up. Okay, so buksan nyo lang po yan, ha? Kasi kukumpara natin dito. Dito naman sa screen yung isa yun. Pero bago yan na yung kailangan ko ng water, please. Thanks. Okay. So ito po yung parallel dyan. Ha? Nag-umpisa dito. Yung pinag-uusapan kanina, lightly afflicted, nabanggit Zebulun and Naphtali, and afterward, did more grievously afflict her by the way of the sea, beyond Jordan in Galilee of the nations. So ano yung mga ba, medyo pagkakaiba, no? Dito sa Matthew, Galilee of the Gentiles. Dito kay Isaiah, Galilee of the Nations. Wala pong pagkakaiba. Isa lang yun, no? Obviously, yung Gentiles nation, na yung Gentiles ng panahon nila, lahat po yun ang hindi Udyo. So, basically, lahat ng ibang tao. No? Eh, bakit Galilee of the Nations yung ano, yung tanong? Yung Jordan, yung yung the land of Zebulun. Zebulun and ano, Naphtalim. Diba? So, interesting, diba? So, one, yun nga, kasi, yung panahon na pinaprophesy na po yan,
halo-halo na po yan. Okay, so ulitin ko sinabi ko na kanina, nasakop sila. And then, ang ginawa ng Assyria, hindi naman pinatay lahat, ibang mga ano, inayaan na lang doon, wala nang magagawa itong mga ito. Tapos, nag-import po sila ng mga ibang tao doon. Okay, nilagyan nila ng ibang tao. Ganyan po ginagawa sa gera, no? Actually, kung alam niyo yung style, ganun ginawa nila. Kaya ngayon, dumami Israel, mga Israel doon, dumami. Though, hindi naman sila original Israel. Ginawa nila, ano po, merong tinatawag na ang tawag doon, yung incentive po sila, no? Pag ikaw ay Israel, pumunta ka sa land of Israel, mura ang pabahay para sa'yo. Yan, mga ganun. So, siyempre, yung ibang walang-wala rin, gusto magkaroon ng malaking bahay, ganun. Ganun ang ginawa. So, party po ng ano yan, sa mga gera-gera, isa-isa mga ginagawa actually nila. So, dinidisplace yung mga ayaw nilang tao, and then yung mga taong ano, pinapasok nila. So, ginagawa sa Assyria. Kaya po, kaya tingnan natin dito, yun yung reference bakit yung land of Zebulun tsaka yung Naphtali na Israel yun eh. Bakit inasabing ano in the Galilee of the Nations or Galilee of the Gentiles. Kasi halo-halo na po yan. Tsaka yung mga border yan, naghahalo-halo naman talaga yan eh. So, pero hindi pa yun ang ano ko eh. Ano ngayon yung sinasabing sana ba yun? Yan, dito sa 2. Sa 2, sabi dito, the people walk, nakatingin pa sa Bible nyo, sa Matthew 4. So, yung next dyan ay, yun din na, the people sat in darkness, saw a great light. Sabi naman dito sa Isaiah, the people that walk in darkness. Anong pinagkaya ba ng walk sa sat? Nakaupo, tsaka naglalakad. So, syempre, wala. Ay, hindi, meron. Pero wala yun. Sa context na ito, wala. Ibig sabihin, dun sila nakatira eh. Andun sila, yung lang ibig sabihin nun. Okay. So, ang ganda rin mapansin nyo dapat yan sa scripture, ay importante yung meaning, hindi yung minsan yung sobrang technique, ano, masyado ka ng mga ano, sa salita. Minsan nag-iiba yan. Okay? Pero kung isa yung ibig sabihin, yun pa rin namin ibig sabihin, wala problema doon. Ano pa? So, a great light, and then dito is seen a great light, okay, that dwell in the land of the shadow of death. Dito naman, to them which sat in the region and shadow of death. Nakita niyo na ano yung naiba dito sa Isaiah kanina, walk and then dwell. Sa Matthew, parehong sat. Nakita niyo ba yan? So yung sabihin lang, basta yung mga doon, yung mga tao doon. Upon them, ayan, light is sprung up. Ito naman, light had shined. Okay? So, ibig sabihin nung, basta yung mga keyword doon, ayun yung importante. Kasi nga, pag sprung up, parang umusbong. O ganun din yun, parang nag-shine. Okay? So, yun na yun. By the way, tingnan nyo sa Matthew 4, sabi dyan, 14, that it might be fulfilled which was spoken of by Isaiah. Sino Isaiah? Si Isaiah. So, ito yung gusto ko sabihin ko kanina pa. Yan ay na-fulfill nung si Jesus ay napunta dun sa lugar na yon. Amen? Amen. Well, hindi mahirap yun kasi sinabi dito that it might be fulfilled. Yung si Jesus ay napunta dun, nag-preach siya dun, doon na-fulfilled. So, hindi mo na kailangan maghanap ng scholar at maghanap ng ano ang sinasabi nila. Okay? Yun ang sinabi sa Bible eh. Kaya balik tayo dito sa Isaiah. So the people that walk in darkness have seen a great light that dwell in the land. They that dwell in the land of the shadow of death upon them had the light shine. So thou hast multiplied the nation. Doon muna tayo, no? So sino yun? Namagit ko rin na si Jesus, di ba? Yung ating memory verse. Ano yun? John 9-13, ano yun? That was the true light which lighted every man that came into the world. He was in the world was made by him, and the world knew him not.
Tama na, okay na. Basta humans na to light. Di ba? So, so yun eh. So, anong property of light? Alala ko, mayroon tayong preaching na ganito. Isa-isa ko na lang kasi may time naman tayo. Anong ginagawa ng light? Imagine nyo, huwag nyo nang patayin light. Pero alam nyo na kung ano, madilim, di ba? Pag madilim, pwede kang matisod, mauntog. Hindi mo kita, hindi mo magawa ng maayos yung dapat mong gawin. Alam nyo, ganyan na ganyan yung mga wala sa Panginoon, di ba? Itong Semana Santa na tinatawag nila, ganun eh, parang... Ganun eh, wala, hindi nila ang ginagawa. Anong ginagawa itong mga to? Bisita iglesia, ano man yan, hataw-hataw. Hindi nila yung ginagawa nila. Ha? Position. So, alam nila yung ginagawa sa buong bagay. Kaya, sige, marunong mag-business. Pero still, asan ba yung business? Mabuhay, kapera, and then what? Hindi talaga nila alam yung ginagawa nila sa buhay nila. Kung hindi ka nakakilala sa Panginoon, hindi ka ligtas, and then, impyerno ka. Hindi mo alam. Para kang nasa kadiliman. Yan. So, sino mag-iilaw? Jesus. Amen? Tsaka tayo din. Matthew 5 naman yun. Diba? Tayo yung ilaw. Ah, sino ba talaga tayo o ang Panginoon? Pag ikaw nasa Panginoon, nasa iyo yung Panginoon, pag ilawin mo siya, o di yun din yun. Pinipreach mo yung salita niya, magkakaroon ng idea yung mga tao, maliligtas una. Kung naligtas yan, ako, mag-iiba na takbo ng buhay niya. Amen? For the most part. Kaya, actually, may title pala natin yan, hindi ko nasabi. No? Title natin yan is Light and Peace When Jesus Rules. Mamaya dyan yung mga, again, yung mga, ito rin yung ating verse kung naalala nyo po yung ating, ano, no, seminar sa government. Mamaya, punta natin yan. Tuloy natin. So, thou has multiplied the nation. Sino itong thou? So, ito, balik na tayo dito. Basta malinaw lang dahil sa 1 and 2, verse 1 and 2, especially sa 2, yan ay na-fulfill kay Jesus kasi sinabi ng Bible. Nung si Jesus ay lumakad at nagturo doon, doon na fulfill yan. At kahit mga tao itong mga, ano to, yung mga Samaritans, di ba? Mga Gentiles, mga taga, tawag doon? Galilee, yan. Marami po dyan, mga hindi na nakakilala sa Panginoon, basically. So, na-fulfill yun kay Jesus. Ayan. So, balik na tayo sa immediate context. Pero mamaya, babalik ulit kay Jesus eh. Thou was multiplied. Sino yung thou? Ang Diyos. Multiplied the nation. Pinarami. Sino ba nagpaparami yan? Sino ba nagpaparami? Pag pinag-aralan mo yung mga history-history, lagi na sabihin nila kasi itong leader na ito magaling. Ina, may tama naman kasi ito yung ginawa niya. Pero maniwala ka. Kahit sino ba galing yan, walang magagawa yan kundi inalaw ng Diyos yan. Kasi kaya nga, bakit iba, yayabang, mga Assyria, mga galing talaga to, ilang panahon, bagsak, alas yung galing nyo. Hindi kayo magaling lang. Ginamit lang kayo ng Diyos. Amen? Amen. At ang gusto ko sabihin doon yan, kaya sabi dito, balik tayo sa tema, yung mga ilang panahon na chapters na tinakil natin, lagi may dalawang klase na tao, napasin nyo ba? Mayroon tatlo, ganyan. So, mga unbeliever, may mga believer, chosen of God, and then may mga remnant. Ito yung mga natapat sa Diyos. Okay? And sabi dito, thou hast multiplied, and not increase the joy. So, sino ba yung, ngayon, pag pinag-usapan lang, lumalabas yan sa mga, alam mo, palabas lang itong mga ito eh. Dati, hindi ko rin maintindihan yan. Ang tangiyabang nito, mga ito, ba't sinasabi pa nila, mayaman yung ganyan, payamanan yan eh. Na-survey pa nila. Ito yung pinakamasaya. Sino daw yung pinakamasayang bansa? Ang lumalabas sa survey, kunwari. Ha? Ha? Korea? Pinakamasaya. Pinakamasaya. Finland. Finland. Mga ganun sa Finland. Iceland. Nandiyan, nainiwala doon. Kasi nga yung saya is relative yan eh. Anyway, sabi dyan, ang Diyos ang nagparami, pero ba't hindi naman tumami yung kasiyahan? Hindi ibig sabihin mayamang kayo, masaya na kayo. Amen? Amen. And then sabi dyan, they joy before thee according to the joy in harvest. So nagsasaya sila dahil mayaman sila. Oh, ang daming ani. Mayamang kami.
Yeah, masaya. Pero sabi dito, and as men rejoice when they divide the spoil. Ganun din, pag ikaw nanalo, nanakawa mo yung ibang tao, mayaman ka, masaya ka, di ba? Mukha lang yun. Yan yung kukumpara natin lagi po sa buhay nyo, kaya nga inaaral to. Hindi para lang yung mga mahirap ay anuin natin, hindi rin. Lahat kasi tayo in a way. Ako po, nakikita ko nga dyan pag pinaparado ko, kahit pa paano, may sasakyan tayo, di ba? Pinaparado ko na yung sasakyan ko sa mga ano, naara ko ng lahat eh. Kasi talaga yun, para ang kinis. Ano na, mga brand new, mga less than 5 years, yung mga ganun yung sasakyan mo, kaya nakakapanlit minsan eh. Tapos alam mo na, pag ganitong panahon, naku, hindi mo makikita yung mga yan. Nag-yolo, nag-ganyan, ganyan. So, parang mahihiya ka sarili. Pero, parang saya naman nila. Ang saya-saya. Masaya ba yun? In a way, yes, in a way. Kaya nga ito yung kukumpara niyan lagi. Okay, maliliit, lalo pag naglilingkod kayo sa Diyos. Amen? Yun ang totoo. Ulitin ko ha. Ang Diyos nagparami, hindi naman sumaya talaga, hindi dumami saya, di ba? Kasi ang saya nila, according nga sa joy ng harvest, eh lahat naman tayo kumakain. So, sinabi rin sa Proverbs yan, may masaya na nga natin yun. Pag sobrang yaman mo na, ano lang gagawin mo sa pera mo? Ang gagawin mo? Wala ka nang gagawin. Kaya pala. Okay, Ecclesiastes pala. Pakibasa, ready, go. When goods increase, they are increased and keep them. When God gives fair to the owners thereof, saving the beholding of them with their eyes. Ayun, ano ba? Dahil kong pera, ang gagawin ko dito. Minsan, di mo na alam kung gagawin mo eh. Tingnan mo na lang, pag malaki mo, minsan ganun eh. Kala ko yung pagmayaman, pag yumaman, magiging humble kasi nahihiya siya, di ba? Pero nakakita kang yabang talaga. Ha? Sino nakakita ng ganun? Pinagyayap isang beses, hindi ko nasabihin kung sino. Kaya talaga mayaman. Nakamusta ko? Uy, kamusta po kayo? Ito, yung mayaman. Ganun ba? Hindi ko na-expect yun. Nagulat ako kaya kasi kaya yun ang nasa utak niya eh. So yan, naitingnan niya lang kung paano siya ayaman. Hindi, wala na. Balik tayo sa ating text. Sabi dyan, for thou hast broken the yoke of his burden. So ito po ay lalahanin po natin nangyari sa kanila. Again, sino ba nagpayaman sa Israel? Kasi sabi ko rin, sa Diyos naman galing lahat yan. So hindi dapat kayo magsaya sa binigay. Saan kayo dapat magsaya? Alam nyo na. Kayo na kaya mag-preach? Hindi, totoo yan. Kaya para sa ibang di pa masyado nakaka-relate, kwento muna ako, no? Si Daddy po, medyo dati kasi, alala ko lang. Kasi ano, nag-abroad yan eh. So, ang saya namin pag darating yan. Kasi nga, hindi ko makakalimutan dati, balde-balde yung pagkagalante minsan yan si dati. Dahil yung chocolate. Balde-balde yung ano, mansana, saka orange. So, pinipicture na pa. Saya nung mga memories na gano'n, no? Natuwa-tuwa ako, nabili lang kami ng ano, dati mamahali na yung relos na ano eh. Wala pa ang G-Shock nun eh, Casio. Casio na parang robot, ang liliit ng pindota na hindi mo maintindihan kung paano magamitin. Tuwan-tuwa kami nun. Kaya anong gagawin mo pag ikaw yung tatay, masaya yung ano, di ba, pag dumadating ka, masaya yung mga bata. Dahil saan? Yan ang tanong. Pag ikaw yung nakasanayan mong gano'n, lagi may pasalubong. Masaya sila dahil saan? Kitang-kita mo lang. Pasalubong. Tapos pag
kuha na nila yun, naglalaro na sila. In a way, normal po yung sa bata, kasi bata eh. Pero bandang muli, ano ba talaga yung dapat kayong masaya? Na umuwi pa yung tatay mo, di ba? Kasi lalo po yung mga... Eh ako, naka 4 wheels naman ako. Paano yung mga naka 2 wheels? Yung tatapang pa niyan. Parang kanina lang eh. Tinamaan na naman ganun eh. Parang na, ako natakot na ako pag ganun, sumakay ng ganun eh. So, wala pang helmet. Imagine mo, hindi na umuwi yung tatay mo. Na paano? Iisipin mo ba yung pasalubong nun at that point? Hindi na dapat, di ba? Naalala ko si Kuya Jun, no? Bigyan ko lang konting tribute si Kuya Jun. Salamat kasi dito sa Thursday. Amen? Amen. Alam nyo, mga anak, ang Kuya Jun, ha? Masaya ba kayo dito yung tatay nyo? Naalala nyo yung first time ni Kuya Jun dito, second time, then third time. Ngayon, mukhang totoo na, no? Natutuwa ba kayo doon? Ano dapat yung gawin? Ano dapat yung gawin? Pasalamat kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Dito, parang wala silang pakialam sa Diyos eh. Kaya naman silang yumaman na tikman nila yung kayamanan dahil sa Diyos. Yung sinasabi diyang broken the yoke of his burden, kasi dati nga mga alipin sila eh. And staff of his shoulder and the rod of his oppressor, Egyptian, di ba? In the days of Midian, ito naman yung Midianites, alam nyo na, sino yung judges dyan? Judge. Midian. 300, di ba? Sino yun? Gideon. Si Gideon, di ba? Imagine nyo yun. So, ang Diyos ang nagpalaya sa kanila. Ang sinasabi actually dito, saan kayo ba nagsasaya? Di ba? Saan sa blessing? Dapat mas natutuwa kayo dun sa nagbigay niya. Kasi pag siya nagbigay nun, mayroon pang kasunod yun. Amen. Anindahan niya mga bata. Kaya minsan ganun. Kaya kahit sino, basically, pag ninyo ginagalang yung tatay nyo, naku, maliit ang pangunawa niyo sa buhay pa. Amen? Amen. Mga bata. Yan na, actually, magkakaroon tayong series dyan. Yan lang. So, yun, baka yun ang kailangan natin eh. Yan ang lesson dito eh. Natutuwa kayo dyan. Sino mo nagbigay niyan? Ang Diyos ang nagbigay niyan. Yung kalaban nyo, siya ang tumalo dun. Inapaalala lang niya. Sa case naman natin, tingnan mo yung ibang kapitbahay nyo. Yung tatay nila, manginginom. Hanggang ngayon, oh. Hindi ba kayo natutuwa? Kahit na paano yung tatay yung pinaglalabang kayo, pamilya nyo. Bihirang-bira po yung lalaking ganyan. Magbilang ka, nako, alam nyo naman yun, pag Luzon winning tayo, kaya nga nasama nga ating kayo eh. Parang automatic na yun eh. Maglalaking na kami, hawak ng ganyan yan, nako, babastusin ka pa yan. Tapos yung tatay nyo, andito, hindi nyo sinusunod. Men? Amen. Isa, pastol pa. Yan ang matindi. Binabasa mo yung kwento ni Samuel, ang ganda nung ginagamit siya ng Diyos, tapos yung anak niya, loko-loko. Si Aaron, ganun din. Si Eli, ganun din. Ano nangyari? Kasi ganun din sila, parang Israel, hindi naka-focus sa pagpapala. Hindi nila alam kung sino nagbibigay nun. Tuloy natin, kaya sabi nito, for every battle of the warrior is with confused noise and garments rolled in blood. Kado muna tayo, no? Ang ganda nito, pag inano mo pa eh. For every battle of the warrior is confused noise. Ano sabi, sino mo nakakita na kayo ng ano, nag-gegera? Ano meron doon? Ako minsan, interesado ako dyan. May mga ano sa YouTube na ganyan, actually. Ina-assess nila yung gera nung panahon na yun. Galing din itong mga to eh. And then pati yung political, ano, bakit nangyari yun? And then after nun, ano yung aftermath? Ano yung nangyari? Ano yung naging resolution? Ganda yan eh. Sana yung inaaral nyo, hindi kung ano-ano, ha? So kaya ito, lahat daw ng battle talaga, nakakalito yan kasi minsan di mo alam kung bakit nandun ka, kaya nga yung balita sa Russia dati, eh, kung totoo din, pero totoo siguro.
Eh sa panahon natin hindi na tayo uso dyan eh. Hindi tayo, hindi natin alam yan eh, di ba? Alam natin, games na lang eh. Eh biduin mo sabi, oh lumusob kayo doon, bakit? Hindi mo alam, basta. Kung sasayangin mo yung buhay mo doon, hindi mo alam yung nangyayari. Anong motibo ng leader? Yung sinasabi po dyan, may confusion po pag may gera, lalo yung mga maliliit na tao. Sunod lang na sunod dyan. And garments rolled in blood. Ibig sabihin, magulo, patayan. Ito maganda. But this shall be with burning and fuel of fire. Mas matindi. Pero may sasabihin pang iba dyan. Pero sa verse 5 muna, itanong tayo. Anong klase yung, ano yung dalawang bagay na kinukumpara dito? Sa isa natin, may time naman tayo eh. Parehong battle. Pero yung isa daw ay nagulo, patayan. Yung isa, sunugan. Ano mas matindi doon? Sunugan, di ba? Anong gusto nyo doon? Ang ganda, wala, di ba? Pero alam nyo, ang gera po, minsan di maiiwasan. Napasok tayo spiritual, no? Itong sinasabi actually ditong mas matinding gera, ito na. Papasok yung spiritual. Okay? Kaya nabanggit dito, for ito po yung sikat na ano, bihira ako nakakita na nagtakil itong ano nito, kahit si, ano kasi, may nakalimutan ko na eh. Bakit napasok bigla itong si Jesus? Yun ang tanong. Kasi ito yung sikat na verse eh, no? So sino yan? Si Jesus yan. Basahin nyo, ready, go. From the cross of child is born, and the cross of son is given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ayan, so sa mga librong ano, yan lagi yung nire-refer kay Jesus, especially yung kanyang pagka-Diyos, at pre-existence. Okay, and then equal with God, yan yung mga verse eh. Yan yung verse lagi. And then itong 7, so siya nga po yung magiging governor. Ayan, nabanggit kanina, di ba? Ah, counselor. Pero siya yung parang pinakamataas. At pag siya daw ang naghari na, pero hindi lang naghari, pero sabi dito, increase of government eh. So, tayo alam natin kasi, tapos na rin Daniel, then yung Revelation. Siya yung bandang huli yung pinaka-ruler, then magkakaroon ng kapayapaan. Wala nang katapusan yun. Pero increase kasi, hindi naman agad-agad, di ba, siya naghari. Alala nyo, merong sa ngayon, medyo naghari siya ngayon to some point. Pero di pa physical. Pag dumating siya, physical na yun. Pero papatayin niya muna isa-isa yung mga yun. Sa millennium, di pa rin totally. Pero siya yung ruler. Kaya medyo mapayapa din. After the millennium, yun ay todo na. Wala nang kasalanan. Upon the throne of David upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice, from henceforth forever and ever, the zeal of the Lord of hosts will perform this. Okay, so bago natin yung gusto ko talagang point, no? I-point mo natin itong the zeal of the Lord of hosts will perform this. Kaya sabihin nun, sino daw gagawa? Paano mangyayari na magkakaroon ng government na may kapayapaan? Paano daw mangyayari yun? Anong kailangan? The zeal of the Lord of hosts. Ibig sabihin, yung may iinit tayo maglingkod sa Diyos. Okay? Ibig sabihin, ano ba magandang example? Sa church na lang, kunwari. Gusto natin, ano ba gusto natin nangyayari dito? Soul winning. Lahat tayo, soul winner. At least 90% soul winner. Ganyan. Paano mangyayari yun? Kung si pastor mismo, puro ano lang, kain lang, kain, happy-happy. Diba? Tutubahan mo soul winning ganun. Medyo, pero malabo, di ba? Mahirap. Hirapan kayo. Paano ba yan? Ito, kinuwento ko na nga sa inyo kung paano ang soul winning. Hindi, gusto ko makita kita, di ba? Mas maganda yon, mas ma-encourage ako ng soul winning. Ibig sabihin, ito yung zeal. Amen? Nakikita mo, talagang mainit, na naglilingkod. Mangyayari ngayon, yung dapat mangyari, kasi nakikita natin, lahat tayo mainit. Excited, di ba? Hindi lang sa swimming tayo, excited. Dapat, ha? Dito yung pinaka, kasi may mga ano lang na, peripheral lang yun, eh. Mga konting side
gimmick natin, di ba? Unti nga ng pinabandang huli, ang ating goal ay maligtas siya mga kaluluwa. Amen? Amen? So kaya ito naman, ang magiging ano daw yung pinaka-outcome pag tayo ay mainit. Pwede pa siya sabi siya, actually, ang Panginoon ang zealous. No? Pero ganoon din yun, tayo dapat zealous sa Kanya, yun yung sabihin nun. So hindi mangyayari yan pag tayo ay hindi excited. Diba? Ang hirap nun. May bisita na tayo mga bago, may bago tayong member. Tapos nakikita, tatamad-tamad, si pastor lang yung ganyan-ganyan dito. Pagkatapos, no, wala na. Parang wala nangyari. Walang mangyayari nun. Amen? Amen. So, yun. So, balik tayo sa kay Jesus. Yan. Yung mga gusto kong linawin po dito, una, itong mga title niya po, no? Yung pisa muna, for unto us a child is born, unto us a son is given. So, medyo may play of words siya, di ba? Ang pinanganak, yung bata, kaya sabihin nung iba, tandali, kala ko ba si Jesus ay pre-existent, di ba? Siya ay Diyos, na matagal na siya. Ba't siya pinanganak? May pinanganak siya, may simula siya, di ba? Diba? Yes, pero alam natin, si Jesus ay pinanganak sa lupa. Kaya dito, yung bata ang pinanganak, yung anak ng Diyos ay ibinigay. Nakita niyo yun? Kasi may matagal na siyang anak ng Diyos, ngayon nung siya pinanganak dito, may ano dito, parang may nod doon. Ibig sabihin, ang child ang pinanganak, pero yung son na matagal na, binigay sa atin. So isa lang pa rin, si Jesus pa rin yan. Pero, nililinaw noon, yung pinanganak doon, yung katawan niya lang. Okay? Sana nakuha niyo yun, ha? And then, ito yung medyo nag-focus tayo sa ating seminar. The government shall be upon his shoulder. So, yung matagal na may gobyerno eh. Yes, pero nga, itong government, kahit itong gobyerno natin dito, alam nyo naman siguro may hierarchy yan, di ba? So, mayor, governor, and then senate. So, iba-iba yung power niyan. May hierarchy yan eh. Pinaka-mataas yung presidente sa atin. So, pag ang pinaka, pag nasa balikat mo daw, madalas din sinasabi sa kahit sa atin eh, mabigat ba yung balikat mo? Nilagay mo sa balikat mo yung ano yung sabihin nun. Madalas yung yoke, di ba? Ito yung pasanin. Okay? So, yun yung trabaho, yun yung burden. So, lahat daw yun, ilalagay kay Jesus. Ibig sabihin, siya nga yung maghahari, mag-rule. At maganda yun. Kasi nga, kung nakakita na kayo ng, yan, balik tayo sa bahay, ay siya pa sila, sinasabi, pag mahina yung lalaki, mahina yung pamilya na yan. Ganyan yun. So, pwede namang maging malakas nga, yun ang maganda din, palakasin. Pero as a rule, general rule, ganun yun. Pag mahina yung tatay, buong pamilya dala yan. Okay? A general rule yun. Again, pwede nating baguhin. Kung anak ka, malakas ka sa Panginoon, tiwala ka sa Panginoon ba? Tapat ka sa Panginoon, yung future family mo, yun ang dalig mo. Amen? So, yun. So, pag si G, ayan, ang gusto ko sabihin, yun nga, pag mahina, kahit sa office, sa business, pag mahina yung boss, mahina business. Kaya ang maganda niyan, pag si Jesus na yung bumuhat niyan, makakasa tayo maganda, no? Kaya again, title natin kanina, balik ko lang yung sa verse 2. Meron, ilaw, maliwanag, alam natin ginagawa natin sa mga pagmalaking kumpanya po, sa mga minsan magulo po, depende nga sa mga boss. Kasi sa mga maratanasan nyo, kung sakaling gusto nyo ng ganun, ha? Iba kasi gusto sa maliit na kumpanya, para malinaw, hindi masyadong magulo. Pero minsan magulo din. Pag lumaki yung business nyo, konti lang kayo, hindi kayo nag-grow, magulo din. Kaya maganda rin minsan, pag malaking kumpanya, na-establish yan, yung organization, maayos din. So gusto ko lang sabihin, dapat malinaw po yung mga word ngayon sa amin, mga vision, yan, ganyan, yan. Saan tayo papunta? Yan, yung mga kumpanya na yan, madalas yung pera lang din yan. Pero hindi rin, may mga bago dumating kasi yung pera, may vision nga yan na tinutupad nila. Kunwari, madalas naman yan, mag-expand, di ba? May branches tayo, hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa Luzon, mati sa Visayas, international, yan. Yung mga vision nila eh.
Paano gagawin yun? Yung boss ang magkasabi nun. Ganito gagawin natin, ganito gagawin natin. Dapat malinaw. Pag walang ilaw, walang palinawan, magulo. Amen? Amen. And ganun din naman, sa mga nangyayari sa mga kumpanya na magulo din, bukod sa walang light, wala ding peace. As in, literal po, nag-aaway po yung mga boss. Nakakita kami ganun sa meeting, gusto mo na umalis eh. Kasi yung mga boss mismo nag-aaway. Ba't ganun? Magulo, walang peace. Paano mo na-establish yung peace? Ba't may gulo muna? Bakit di nagkakaintindihan? Tama yun. Ba't hindi nagkakaintindihan? Pataasan ng? Isa yan, no? Isa yan, no? Eh, alam naman natin nagpapagaling, ano? Ba't nagiging malabo? Tsaka walang kapayapaan. Ayun, kasi nagpapagalingan. At, gusto ko sabihin, yung boss din kasi hindi niya, ano eh, hindi niya ni-rule, no, ng maayos. Parang sa mga magkakapatid na lang, kunwari, nagsusuntukan yung anak mo, ang titingnan talaga dyan yung nanay, yung tatay. Anong nangyari dyan sa mga yan? Ba't nagsusuntukan yan? Sa halip na magtulungan, di ba? Ikaw ay may problema pag ikaw yung boss, ikaw yung ruler, tapos yung mga tao mo nagkakagulo. Amen? Hindi nagkakaintindihan, hindi naturuan, hindi nasabihan kung ano yung dapat gawin at tamang gawin, hindi na manage, yun ang term dyan eh. Alam mo matalino yung isa. Alam mo yung isa hindi masyado pero magaling na isa, tapat naman yung isa, iba medyo nakasarili naman yung isa. Lahat siya minamanage po ng manager. Alam niyo ba yon? Ganun din sa bahay. Kaya yung pamisan, mga kuya ate, kala nyo, tinotulture kayo. Kakailanganin nyo rin yan, yung mga ganyang skills. Nakikinig ba kayo? Amen. Hindi yan torture. Tingnan nyo, kung kayo, kasama kayo ng magulang nyo, gawin nyo maayos para sa pamilya nyo. Ano sa palagay nyo? Blessing ba yun o pabigat lang? Pag tumalino ka, gagamit mo yan, maniwala ka. Yung mga ano dapat yan, matyaga yan. Naiintindi, isang tingin pa lang niya, eh, kaya naman tinatamad to kasi puyat kasi. Inaalam lahat po yan, maniwala ka. Paano mo pasusunodin yan? Iba-iba ugali niyan. Intindihan niyo ba? Oras naman tayo, kaya para intindihan niyo minsan yung conclusion natin. Ano yung mga kakulangan ng mga leader? Minsan sila mismo, hindi nila alam yung ginagawa nila kung paano. Medyo lang. May pataasan. Diba? Ba't yung kailangan pataasan kung kung siya kunwari, ang sweldo niya 500,000 naman. Yung isa 450. Pareho nang mataas yun eh. Eh kung mag-away kayo, baka pareho kayo mawala. No? Paano kayo? Ganyan minsan kahit mga bata, di ba? Pag aagawan nyo isang laruan, nasira, pareho kayong wala. Pwede naman magsalitan. Yung TV nyo, gusto kanya-kanya kayong TV. Kanya-kanya yung cellphone, utosan ko kayo. Kahit kaya nating bilhin yan, hindi yan sinasanay kayong ganun. Kasi kailangan i-manage yung resources, ganun yun. Hindi yung pwedeng laging meron. Pasok ko na rin yung sakyan po ha. Usa ngayon po, kahit paano, may ano tayo. Minsan isipin din natin yung eh dumami tayo doon. Iba talaga magko-commute. Ganun talaga eh. Kanya-kanya naman sa amin. Ganun eh. May taga San Mateo kami dati. Ang church nasa Masinag. Paano ka pupunta doon? Hindi sumakay ka. Ganyan. I-manage nyo yung sarili natin para magkaroon ng kaayusan. And again, yung nasa pinakataas po yung susi dyan. Kaya nga, okay, doon muna tayo sa pinaka, namagit ko na kanina yung pinaka ending, di ba, sa Revelation, si Jesus na, oh, salamat, okay, dyan tayo punta. Pero habang pupunta tayo doon, aralin din natin paano i-manage ang sarili natin ngayon. Pwede ba yan? Amen. O maghintay na lang tayo. Tagal naman ang millennium. Maglolo ko na lang ako ngayon, tapos, sa millennium. Eh kaso nga, wala ka rin reward, no, pag ganyan ka ngayon. Gusto mo ba yun? Kaya ngayon pa lang, mag-ayos na tayo.
So, pero maganda itong i-look forward natin. Yes, later si Jesus lang maghahari. May kapayapaan at may ilaw. Pwede po natin yan ngayon. Aralin nyo na mga panganay, ganyan-ganyan. Mas nakakatanda. Aralin nyo nang magbigay. Una, sumunod sa kung sino yung direct supervisor nyo. Sino yung supervisor nyo, mga bata? Siyempre, yung mga magulang nyo. Ang hirap sumunod sa Diyos at magulang mo, hindi ka sumusunod. Parang may, ano doon, may disconnect doon. Eh, sabi sa Bible, di ba? Obey your parents. Children, obey your parents in the Lord. For this is? Right. Sasabihin mo, Bible ka dyan, hindi ka sumusunod sa... Ang hirap, ang labo naman. So, gusto ko na sabihin actually dito, pag si Jesus na yung naghari, maayos. So, eh, kaso nga, may kailangan niya rin ng mga taga-sunod niya. Di ba? So, pupunan natin ngayon yun. Tayo yung magiging officer. Paano mangyayari kung di ka nga sumusunod sa kanya? Magpapasunod mo ba iba? Ikaw, hindi ka sumusunod? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Paano niyo masagot? Papasunodin ko kayo kahit ako hindi sumusunod. Pwede ba yun? Hindi maganda, di ba? Hindi maayos, magkakaroon ng confusion, magkakaroon ng ng samaan ng loob, di ba? Yan. So, pero ito nga, yung actually pinaka-message talaga nito, yung look forward natin yung paghahari ni Jesus. Pero yun nga, again, di pwedeng hantayin mo lang yun. Yung mga gusto pa ko sabihin eh. Balik tayo sa China tsaka sa US. Okay? So again, hindi ko sinabi US na pagaling. Pero ang advantage po nila kasi ngayong balita kami sa China, ang ginagawa nila, ginagaya po nila yung na-accomplish po ng US. Ginagaya lang nila. So in a way, nagagaya nila eh. Yung mayaman sila, malakas, madami. Ang problema, may mga systemic ano, makapansin katulad yan. Nalulugi, tapos yung mga tao mismo sa kanila, galit sa gobyerno. Though in a way, ganun din sa US in a way, pero hindi katulad sa China po. Kasi nga, sa China po, ang special po dyan, or kabaligtad ang special, mali. Wala pong Diyos yung mga yan. Alam nyo ba, ang US po kahit paano lumalaban yan, yung mga tao kasi naturuan. Hindi mo alam kung paano, saan ang gagaling yung ingenuity minsan ng bansa. Kasi sa mga tao rin, nakakasunod pa ba kayo? So bigla-bigla may mga genius na lilita, mga inventor, mga genius, mga magaling mag-rule, mga maganda idea. Saan ang gagaling yung kung lahat kinokontrol mo? Sa komunista kasi ganun eh. So hindi nila alam pang ang Diyos ang nagbibigay niya sa isang bansa kasi ganun po yan eh. May kalayaan sila, tinuturuan sila ng Bible, kung ayaw nila diwag. Pero still may influence sa kanila. May kalayaan sila, unlike sa China, puro gaya, and then, ang gagawin natin, walang originality. Kasi gumakopya lang sila doon, and then, gagawin, isasusubukan nila, isiksik sa kanila, wala naman sa kanila yung roots. Kahit hindi ba tayo, anong kinalaman na dito? Yun yung light, tsaka yung peace. Kaya walang kapayapaan doon. Sila mismo nag-aaway, nagsisisihan sila, yung mga ruler nilang papatayan mo. As in, ganun din minsan sa US, pero hindi katulad sa kanila. Kasi komunista, walang Diyos po sa komunista. May balik naman sa ating sa ngayon, sa atin. Paano magkakaroon ng, so again, nasa langit lang, new heaven and new earth, dyan magiging perfect. Sa panahon natin ngayon, pwede ba, paano yung panalangin, alam niyo yung Lord's Prayer, di ba? Ano yun? Sabi doon, ano yun? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. So yung perfect nasa heaven, pero ang gusto natin maging somehow magaya natin dito. Amen. Parang pamilya natin, magulo yung Lagundi, kunwari. May inuman dito, may patayan doon, San Mateo, ganun din, may idolatry dito, may idol. Pero yung pamilya mo, pwede ba gawin mong i-rule mo sa kalooban ng Diyos? Pwede ba yan? Ganun dapat exactly. At lalo na pag maayos nga kayo, mag-spread yan eh. Sa church, then sa community, at least maligtas yung mga dahil maligtas. Ang laki po na influence natin. Yung tinatawag na light niya, parang nag-iilaw. Ah, magkakang idea. Ganun, ganda pala yung ganun.
Maganda pala yung lalaki, babae, masipag, tapos mamahalan, matulungan, sumasamba sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, natututo salita. Ang ganda pala nung gano'n. Talaga. Tapos magkakaroon ng idea yan. Ngayon yung iba, gagayahin, gaya-gaya lang. Pero still, nagkakaroon sila ng na-influence po sila ng ilaw ng salita ng Diyos. At ang, kahit yung iba pege, pero still, ako, sinasabi sa inyo, salamat na dito tayo pinaka sa Pilipinas, kahit paano, katoliko man yan, karamihan. May isa naman Muslim, di ba? Mas mahirap po yun, napakahirap. Though, ewan ko, pag ka-excited, sinong matindi nito? May missionary kayo sa China, gusto nyo, North Korea. Nakita akong YouTube, hindi naman daw, ay, sino ano pala, gusto all winning sila sa North Korea. May kilala ko sila dun eh. Siguro, inaano ko rin eh. Severity. Exciting ang tingnan natin. Siguro, may kilala silang ano dun. So parang, kumbaga, pinapas sila sabi nila, hindi naman daw ganun kagulo, katulad ng pinapalabas. Medyo totoo rin po yun, kasi may na-meet ako sa Smart. Pakistani ba di? Eh, ano bang ano natin sa mga Pakistani? Gera dun, mga terorista dun, di ba? Kaya sabi nung ano, di naman ganun, di naman totoo yun, sabi niya. English, syempre, yung usapan namin. So in a way, may pagkakatotoo din. Kasi yung sa yung media, minapanipulate yan eh. Mag-pray natin sila. But gusto ko sabihin, pwede ba maghanap ng Panginoon? Amen. Paano nga? Sa bahay natin, sa church. Balik tayo dito, no? The zeal of the Lord of hosts will perform. This, kung tayo ay talagang masipag, excited, no? Ginagawa natin, dapat natin gawin, at excited tayo. Hindi yung ginagawa dahil parang hinahatak mo yung paa mo. So, winning na naman. Sige na nga, kailangan kasi. Sige na. Sambapol yung mukha mo. Kaya yung, ano, yung leader, soul winning leader. Ganun talaga. Kailangan hatapin, pero... Bandang huli, nakakita na po ako ng malikod ng Diyos na nanghina din dahil sa mga ganyan. Sa lip na ina-encourage mo, ano ka lang, ganyan. Ang title natin? Light and Peace When Jesus Rule. Yan ang meron. Kaya ganito po yan, sa bahay nyo rin. Ipatapos. Pwede mo sabihin ganito. Pag sa isang pamilya, sa kumpanya, kung saan man yan, pag medyo magulo, either hindi nakakilala sa Panginoon or mahina yung impluensya. Basta wala akong mga Muslim, okay naman yan. Sino? Na-impluensya ang parin nyo, kala nyo ba? Yung Saudi po, tinulungan lang po yan. Kaya nila na-nurture yung ano nila doon. Nalinang yung kanilang minerals doon. Tinulungan po yan ng West. Amen? Yung ginayagay nila, yung ano. Then yun, kahit paano, nagkaroon ng peace. Pero hindi rin magtatagal po yan lahat. Actually, kahit US, di magtatagal yun. Kasi nga, depende sa mga tao doon. Niyayabang nila yung story nila, hindi na totoo sa kanila ngayon yun. Paano yun? Babagsak at babagsak din yan. Kaya hindi po tayo maas sa mga ganyang bagay. Amen? Amen. Tayo mismo sumusunod sa Panginoon, then hihintayin natin ang Diyos na pagpalain tayo at kung saan niya tayo dalhin. Ganyan po ang ating direction. Hindi po tayo makikisama sa makikibaka tayo sa Pilipinas. Ba't ba di na makikisama sa programa ng Pilipinas? Makikisama naman ako eh. Pero ang salihan, doon na nga ako eh. Sila andito pa lang. Ako, doon na ako eh. Amen? Hindi pa yun. Kung nag-usulwinig ka, advance ka na sa kanila eh. Yung iba dyan, nakikisa kayo lang eh. Kasi nagpapabida lang yan eh. Makakuha ng support and then power and money. Yun ang totoo. Nakalimutan pa ba ako? So yun lang po ha. So si Jesus, nakita natin dito yung nilakaran, yung nag-preach siya doon. Again, hindi naman po yung Zebulun at Naphtali, nagkaroon ba, yumaman ba yung bansa na yun? Hindi naman eh.
Obviously, pag may mga naligtas doon, parte na sila ng bansa, future na bansa, na pagyayamanin ng Panginoon. Ano ibig sabihin doon? Kaya never nyo, iba kasi sa atin, ay, natatansya ko lang. Kunwari, si... Sino mga maganda example? Kunwari, si Christian. At syempre, lagi ko sinasabi, pag pala, magsumod ka sa Diyos, blessing yan, amen! Kunwari, si 50 years na si Christian. Tapos, kunwari, wala nangyari sa buhay niya, kunwari. Yung mga ganun, nangihina na, di ba? Kala ko ba, Lord, magpapalain mo ako. Ano nangyari doon? Mali yung inasahan mo. Amen? Balik kita doon sa kanina. Saan ka ba masaya? Diba? Katulad ba ng mga nation na to, nang gusto nila yung spoil? Kanina? Yung spoil, yung kalayaan, maganda naman yun. Kaso, kulang yun. No? Hindi yun ang gusto lang ng Diyos sa atin. Kasi nga, papalitan niya lahat ito. Tapos, yung gusto mo, kayamanan lang dito sa lupa. Wala ka. Hindi ka naka-align sa programa ng Diyos pag ganun. Okay, doon na muna. So, basta ang pinaka-message lang, si Jesus yung maghari sa buhay natin. Amen? Para malinaw, may kapayapaan. Hindi yung... bandang huli, hindi pala tapos yun. Kasi napansin ko yung mga ibang Kristiyano rin, kinapos ba? Sasabi ni Pastor, kinapos. Alam mo yun, nanampalataya, eh, malapit na sana eh, pagpalain, no? Darating na sa kanya yung break ba? Doon pa, kinapos. Bandang huli, pag sinumo mo yung tao, pag tinansya mo yung spirituality ba? Ano nangyari dito? Alam mo ba, natuto talaga ito, nanampalataya, parang hindi. Bakit galit siya sa ano, meron siyang tampo sa hindi naman dapat. Bandang huli, yun nga, pag ganun. Crash course, yung sabihin. Tawag doon. Failed as a Christian. Pag tinignan mo, ano nangyari sa buhay mo, ito. Hindi na ako nag-soul winning, backslide na. Ang pangit naman ng ganung buhay. Gusto nyo ba ganun? Marami na nangyaring ganun. Mag-observe tayo. Minsan hindi ko lang pinapakalala kasi hindi naman kailangan. Pero kung sinasabi, Pastor, wala naman ganyan eh. Naku, gusto, isa-isayin ko sa'yo. Hindi mo rin naman kilala. Pero minsan makikilala niya yan, hindi mo alam. Ako minsan doon ko rin natutunan yan. Pag sumasama-sama ka, bigla mo. Yung makikilala, ito yung ganyan eh. Makikilala, totoo nga. Totoo nga talaga. Pag nag-rebelde, pag nag-backslide, ang pangit ng nalalabas ang punong buhay na ganyan. So, ang Panginoon nawa ang maghari sa ating buhay. Amen? In the future, sigurado naman yan, pero sana ngayon. Pag nakikita mo wala ang kapayapaan sa sarili mo, para kang uneasy, nagmamadali kang kasawa, nagmamadali mag-asawa iba, eh, wala akong kapayapaan dito, kaya dito ako kahanap. Ang tanong nga, napagkatiwala ka ba ng Diyos dito? Kung hindi mo nga naayos to eh. Panalangin mo sa Diyos na maging maayos to. Alam mo ano nangyayari? Kung may problema dyan, ayusin natin. Kasi later, pag pumunta ka dito, na-encounter mo rin dito yun eh. Kaso nga lang, ikaw na yung magulang, eh, hindi mo rin alam ginawa dito. Kung may hinanakit ka sa... Hindi mo nga naintindihan, bakit ka pinaghigpitan dito? Tapos naggawa ka pa sa sarili ka, so makikita mo sa anak mo yun. Kaya sabihin mo, testing buhay ito. Halip na, salip na ayusin mo kasi wala kang wisdom eh. Anda niya, mabag, ganun din ha, pati sa trabaho. Yung sabi sa mga trabaho, alis na ako dyan kasi, yeah, tapos lilipat dito, tapos ganun po lang, ganun ulit. Hindi mo makita na ikaw yung problema. Yung sarili mo dapat ayusin mo. Amen. Kahit sa atin ha, marami pa tayong kailangan ayusin po dito. Kaya nga minsan umaba yung preaching kasi minsan dito ako kinukuha. Ang dami ko nakikita. Sana, unti-unti lang din yan eh. Huwag kayong panghinaan, mainip. Dami yung pwedeng gawin eh. Kumbaga sa lesson natin, dami yung nakapila. Sa amin, action items. Pumipila yan.
buong linggo may nakapila na nagagawin. Sana kayo ganun din. Huwag niyo, ano ha, ano niyo, bago sa akin, itrack niyo. So, huwag niyo makakalimutan. Pag may problema, isulat lang, balikan. Amen? Amen. Eh, maganda ka sa Diyos, makapaalala yan eh. Diba? Lagi mo maaalala yan, tapos makapaalala, tapos solusyon, masasadya sa'yo. Mag-stay ka lang. Amen? Amen. Tapat. Okay, ready na. So next time na next week na po yung medyo negative na naman po ito. No? So ngayon yung pag-asa kay Jesus sa bandang ano, part 2 po ng 9, negative na naman. Ito, ganun talaga. Natututo naman tayo sa negative. Nariwasan. No? Let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita. We pray na intindihan po namin ang context ng Isaiah. Hindi po ito remote sa amin. Ito po is something na yes, matagal na nangyari. But yung pagkakasulat nito, Lord, pag inaral namin yung context, yung nangyari sa kanila. And then, yung mangyayari sa kanila, kung paano po ginabayan, yung mga nagtiwala sa iyo, and then yung mga hindi talaga, later, makikita natin ang pinarusahan, na sira po ang buhay, even lalo yung mga nagyabang sa inyo, Panginoon, kung paano sila sinira, dinestroy, at pinarusahan, Panginoon, hindi nawa namin gustuhin na ganun din po, dumaan pa kami sa ganung kalagayan. So, nawa kayo po yung matuto, Panginoon. Again, marami pong aspeto ng buhay na. So, sa mga bata, Panginoon, tulungan yung bawat isa. Matuto sa mga gantong bagay, sa inyong salita especially. Mahalin yung salita yung gawain. Yung mga pinagdadaan ng bawat isa, Panginoon. Lalaanin niyo rin po, Lord. Finance, financial, emotional, Panginoon. Relational, Panginoon. Tuloy pong bawat isa. Para ma-deal po namin yun na maayos. And therefore, Panginoon, di lagi nyo kami gagamitin na maayos na sa inyong basan. May mga gamit na maayos, Panginoon, tuloy-tuloy. At yun din po lang, mga kakasang blessing. Kapayapaan din po, direction. At ilaw na nangyagaling sa inyo, Panginoon. Lagi po lang kayo malalating. In Jesus' name, pray. Amen.